Ginagawa na ng ating embahadang lahat para matulungan ang tatlong OFW sa Qatar na sinentensyahan ng bitay at habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa umunoy pang-espiya at pananabotahe. Tinutulungan na rin ang ating pamahalaan ang kanilang mga kaanak para madalaw ang tatlong Pilipino. May report si Oscar Oida. Binitin ako ng patiwari na kung saan yung talampakan ko, ahampasin po ng stick. Pinasquat nila ako. Pag ako ay nagkamali sagot, tinatadyakan ako, sinusuntok ako. And think about ako sa inyong poses, everything na babagsak, sisikip yun. No? Hanggang sa almost hindi ko na maramdaman yung kamay ko. Since 2000, it's been my burden. I pray for them. Ito raw ang mapapait na sinapit ng ilang OFW matapos akusahan ng pang-espiya at pananabotahe umano sa ekonomiya ng Qatar. Kinasuhan sila matapos halugugin ng otoridad doon ang kanilang mga gamit tulad ng computer, cellphone, papeles at iba pang gamit noong 2010. Dito raw nakakita ng mga ebidensyang naging basehan ng kasong espionage at economic sabotage laban sa siyam na Pinoy. Kalaunan, sinentensya ng kamatayan ang isa sa kanila habang-habang buhay na pagkakakulong naman ang hatol sa dalawa pa. Napawalang sala naman ang iba. Sa pagdinig ng Qatar Appellate Court kahapon, iginiit ng mga nasentensyahang Pinoy na wala silang ipinapasang sikretong impormasyon sa gobyerno ng Pilipinas. Hiniling din nila sa korte na payagan silang magpiyansa. Gawa-gawa lang daw ang mga paratang sa kanila para mapagtakpan ang korupsyong ginagawa ng isang opisyal sa kanilang kumpanya. Bakit kailangang ispayan ng Pilipinas ang Qatar? Hindi kailangan. Imposible, napaka-imposible po. Istorya-istorya lang po yun. Pinagtagpi-tagpi lang po nila. Ito rin ang sinabi ng Presidential Advisor on OFW Concerns si Vice President Jejo Marbinay. Tingnan lang na natin ang degree ng damage cost, if ever. Ang masama lamang dun nag-transmit. Pero otherwise, ang epekto naman hindi naman masyadong seryoso. Sa ngayon, tuloy-tuloy daw ang pag-aasikaso ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar sa kaso ng mga Pinoy. Tinutulungan na rin daw ang mga kaanak nila para makadalo sa kanilang mga mahal sa buhay. Oscar Oida, GMA News.